In this video, tingnan nga natin itong isang bagitong abogado na buong tapang na binara si Sharon Cuneta. At hindi lang basta binara, sinabihan pa siya na mag-aral tungkol sa batas dahil sa mga maaanghang niyang Instagram posts regarding naman dun sa isang netizen na nagbanta di umano na gahasain ang panganin nilang anak ni Kiko Pangilinan na si Frankie. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta tungkol sa pambabara na ginawa ng isang bagitong lawyer? How are you guys? I'm Marlon Jime. Welcome to my channel! Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe! Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko! Nagsimula ang lahat sa reaction ni Frankie Pangilinan tungkol sa Facebook post ng Quezon Province Police regarding sa pananamit ng babae na may kinalaman umano sa rape. Sabi ni Frankie, "Stop teaching girls how to dress. Teach people not to rape." Nag-viral yung comment niya. Nag-react din dyan si Ben Tulfo at tinawag siyang iha. So, parang na-hurt yung ego ni Frankie dun sa sinabi ni Ben Tulfo kasi na tinawag siyang iha kasi feeling niya minamaliit yung kanyang opinion. Pero, hindi talaga yan ang nag-ignite ng galit ni Sharon. Kundi, itong reaction or comment ng isang netizen na feeling ni Sharon ay below the belt na nga. So, itong reaction ni Sunny Alcos ang talagang naging dahilan para magalit ng gusto si Sharon Cuneta. Ang sabi kasi nito ni Sunny Alcos, "Pasalamat ka, iha, kung ang edad ko ay 12 years old, magtago ka na sa tatay mong Senador Kiko Matching Pangilinan dahil hahanapin kita para gahasain. Tapos, sisihin mo ang tatay mo dahil hindi ako makukulong." So, dito mismo sa Twitter account ni Frankie, na nag-dirty finger siya dun sa reaction na yun. At yung reaction na yun ni Sunny Alcos, ang nag-ignite din ng para magalit ng gusto si megastar Sharon Cuneta sa taong ito. So, sa kanyang Instagram post, so may screenshot yung reaction ni Sunny Alcos at nagbigay siya ng mahabang comment tungkol doon sa negative reaction na yon. Sabi niya, "What an asshole of a father, considering na may anak kayong babae. Oo, alam namin. At anuman ang pambabastos ng isang tunay na hayop na tulad mo sa asawa ko at lalong-lalo na sa anak kong dalaga ay pagpapatunay lamang na may demonyong nasa mundo na tulad mo. Kaya tama ang ginawa ng anak kong disente at matalino. Pinagmamalaki mo pang Duterte supporter ka? Ganun ba? Alam mo bang kahihiyan ka sa Pangulo? At para sa kaalaman ng isang bobong katulad mo, ang juvenile justice law ay hindi parusahan ang mga kabataang may krimen. Kundi kung seryoso ang offense, ay pananagutan pa rin. Ngunit ihiwalay sila sa mga hardened criminals na maaaring abusuhin naman sila at managot sa isang prosesong angkop sa kanilang pagiging minor de edad. Ayon sa batas, kung serious offense, minimum isang taon pa rin silang kulong at maaaring mas matagal. Bago kasi mamintas ng batas na gawa ng senador, aralin muna. Sorry po mga Sharonians, but this monkey crossed the line. Bobo, tanga, higit sa lahat, wala kang takot sa Diyos. Ang kapal ng pagmumukha mong patulan ang issue at pagsalitaan ng ganito ang anak ko. Tayong dalawa ang magharap. Di ko man lang iistorbohin ang asawa kong humarap sa'yo. Total, baka magmukha kang aso pag ako nakaharap mo. Di kita uurungan. Hindi mo ako kilala. Mag-anak ko na ang binastos mo. O bakit tinanggal mo na ang lahat ng social media accounts mo at pinalitan mo pati pictures? We are now verifying our leads to your employers. Wow, kung pwede lang liparin
I will personally make sure this kababuyan you have posted to disrespect my daughter in this despicable, malicious, and insidious way will be of great interest to them. I am also forwarding this to Secretary Maynard Guevara, who has been my friend and lawyer since 1992. Hahanapin kita. I will find you. You face me, you coward. Duwag, tandaan mo kung sino ako. Nanay ni Casey, Frankie, Miel at Miguel. You cross the line. God help me in the law. God help you when I find you. Hindi kita patatahimikin. Tandaan mo ito. Ako ay anak ni Pablo P. Cuneta. Mali ang binangga mo. Demonyo ka. So, dated June 20, itong Instagram post na ito ni Sharon regarding kay Sunny Alcos. May follow-up post pa siya dyan. Sabi niya, I've spent all day calling people. You better get ready. Man, oh man. You're in trouble. You f***ing rapist. So, tinawag na niya talagang rapist si Sunny Alcos dahil sa mga sinabi niyang pagbabantang gasahin nga o i-rape si Frankie. So, ang maanghang ng mga post na ito ni Sharon sa kanyang Instagram, umalma ang isang bagitong lawyer. Parang gusto niyang ipagtanggol si Sunny Alcos kasi para sa kanya na misinterpret ni Sharon yung reaction ng netizen na si Sunny Alcos. Dito sa Facebook account ng isang lawyer, bagitong lawyer actually, na si Nick Nangyit dash NCN Law. Actually, ano siya eh, CPA top-notcher and lawyer, graduate from UP. Kaya siguro, malakas din ang loob niya na mag-react. Actually, binara niya talaga si Sharon Cuneta doon sa mga maanghang na post niya kay Sunny Alcos. Basahin natin yung reaction naman ni Nick Nangyit doon nga sa Instagram posts ni Sharon Cuneta. Sabi niya, tama ka, Shawi. Aralin muna ang batas, lalo ka na. Kung binasa mong maigi ang sinabi ni Sunny, ginamit niya ang salitang kung. Ang ibig niyang sabihin ay kapag ibinaba niya ang edad niya sa edad na saklaw ng batas, hindi siya makukulong. Sinabi niya yan para makita ng lahat ang epekto ng batas na yan. Ito ang dating sa isang taong hindi puno ng galit, kundi kalmado ang pag-iisip. Kumbaga sa isang huwes, pabasahin ang isinulat niya nang walang namumuong panghuhusga agad. Suriin natin, hindi lahat ay kagaya mong umintindi. Oo, nanay ka ni Frankie. Karapatan mo ang magalit. Pero iba ang konteksto ng sinabi ni Sunny. Totoo ang sinabi ni Sunny na hindi makukulong ang isang 12 anyos na bata. Maaari niyang gamiting halimbawa ang isang imaginary victim. Pero ang ginamit niyang halimbawa ay ang anak mo dahil nagkomento ito tungkol sa kultura ng panggagahasa. Kahit walang ganon, kung marunong siyang umintindi sa salitang kultura. Hindi ba pwedeng gamitin si Frankie na halimbawa just to drive home the point na ang ama niya mismo ang nagpanukala ng batas na yan? Siyempre, hindi ginamit ni Sunny si Casey dahil anak mo ito sa ibang lalaki. Sa mga sinabi mo, Shawi, ano ang anak mo? Untouchable? Pag ginamit siyang halimbawa, kawalan agad ng respeto? Nasa pedestal ba siya ng mga sinasanto? Hindi ata ako na-inform. Hindi ito usapin ng babae siya, kundi usapin ito ng posibleng panggagahasa ng isang menor de edad na hindi makukulong. Gets mo? Bakit hindi makukulong? Dahil nga ayon sa batas, sa murang edad na 12 years old ay hindi pa nito nauunawaan ng lubusan ang tama at mali, pati ang kawalan ng kalayaan pag gumawa ng krimen. Kung tinanggal man ni Sunny ang mga SOCMED accounts niya, karapatan niya yun. Marami siyang pwedeng maging dahilan at hindi ang dahilan lang na naiisip mo. Wala kang pake sa gusto niyang gawin at hindi makukontrol yan ni naman. Kung naghahamon ka naman ng away sa SOCMED, naisip mo rin ba na ikaw mismo ay pwede makasuhan kapag nanira ka ng puri o nagbanta? May batas dyan. Tanungin mo ang asawa mo. O better yet, since na ayaw mo siyang ipasok sa eksena, aralin mo na lang. Balikan natin ang sinabi ni Sunny. Anong inkakaso mo?
libel, threats. Kapag inaral mo ang batas na kasaad sa Artikulo 353 ng Revised Penal Code na ang libel ay isang public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a natural person. May isinapubliko bang sinabi si Sunny na malisyosong paratang? Hindi basta malisya, kundi paratang ng isang krimen, bisyo, o depekto na magdudulot ng kawalan ng dangal sa anak mo? Isipin mong maigi. Ang nakasaad naman sa Artikulo 282 ng parehong batas, ang grave threats ay kapag may threaten another with the infliction upon the person, honor, or any wrong amounting to a crime. May pagbabanta ba si Sunny na gagahasain niya si Frankie? At saka, sa ilalim ng batas, hindi sapat ang basta banta. Dapat seryoso, mabigat, at tutuparin ang pagbabanta. Hindi ngaw-ngaw lang. Kahit may cybercrime prevention law na tayo, aralin mo rin yan. At saka, lagpas 18 na ba ang anak mo? Ang tawag dyan, age of emancipation. Si Frankie ang pwedeng maghabla ng libel, cyber libel, o grave threats, hindi ikaw. Kahit ina ka pa, kahit magngawa-ngawa ka pa, kahit mag-alipusta ka pa. Nasa batas din yan. Aralin mo na naman yan. Huwag nating kalimutan na hindi naman maibabalik na ang panahon at bumata muli si Sunny. Kaya't sa ilalim ng batas, ang tawag dyan kung sakali man may paratang ubanta ay impossible crime. Nadagdagan na naman ang aaralin mo. Nakakagulat lang at nakabawas ng malaki sa iyong pagkatao kahit bilyonarya ka pa dahil yun ang inisplok mo sa buong mundo sa isa mong sokmed bruhaha na dumakdak ang feeling entitled ka pala. Una, ipinagmalaki mong kaibigan at abogado mo ang DOJ Secretary. Bueno, ngayon, kung kaibigan mo siya, ibig mo bang sabihin na dapat matakot sa'yo sa Sunny? Lumabas tuloy ang kulay mo. Kahit mali ka, basta't may kakilala ka, eh magiging tama ka? Ganun ba yun? Yan ang sistemang palakasan na dapat buwagin sa ating lipunan. Pero, imbis na maging bahagi ka ng pagsasaayos ng ating bansa, dahil tinitingala ka bilang isang artista at mang-aawit, dumagdag ka pa sa pagkabulok ng sistemang yan. At ipinagmamalaki mo pa na may kaibigan kang mataas na tao, kaya dapat kang katakutan. At saka, hindi mo na siya abogado dahil DOJ Secretary na siya. Hindi mo siya pwedeng kunin para ipagtanggol ka sa korte. Aralin mo talaga ang batas. Upaturo ka naman, please. Pangalawa, ipinagyabang mo pa kung sino ako. Anak ni Pablo P. Cuneta na dating alkalde. Mali ang binangga mo at tinag mo pa talaga ang mayora ng Davao City na anak ni Pangulo. Eh di wow! Ibig mo bang sabihin? Dahil malaki kang tao, literally and figuratively, anak ng politiko at may koneksyon, eh hindi ka dapat kinakalaban? Kay tama o mali ka, always right ka te? At kung maliit na tao naman, hindi anak ng politiko o walang koneksyon, eh pwede niyang kalabanin. Ganun ba yun? Teka muna pala, kinalaban ka ba ni Sunny o nag-imagine ka lang na kinakalaban ka niya? Ni hindi nga niya binanggit ang pangalan mo. So bakit kang umangawa? Hindi na bagets ang anak mo sa ilalim ng batas, magkasuhan man sa korte, wala kang personalidad. Ang dami mong aaralin. Pangatlo, tinawag mo si Sunny na aso at unggoy. Maging ang Diyos mo, tinawag mo rin para tulungan siya sa iyong pagbabanta. Does that make your God proud? Ay, o nga, sabi mo rin pala sa Twitter mo, trying your best ka lang. Ika nga sa kanta, you did your best, but your best wasn't good enough. Alam mo, Shawi, hindi ko kilala si Sunny. Independent thinker ako. Oo, inilabas mo ang galit mo bilang isang ina, pero wala ka sa lugar. At gaya ng nasabi ko na, lumabas ang totoo mong kulay. Sana iwasan mo ang iyong pagkakamali. Payo ito na hindi mo man hiningi o kinailangan, galing naman sa isang maliit na fan mo, dati. Nakapanghihinayang, hindi talaga nabibili ng pera ang tamang ugali.
Ang matapang na yan na belta or pambabara ni Attorney Nick Nangyit kay Sharon Cuneta doon nga sa kanyang Instagram post ay nakarating din sa mag-asawang Sharon at Kiko. So ano naman kaya ang naging reaction nila? May Instagram post uli si Sharon. Reaction naman niya doon sa mga sinabi ni Attorney Nick Nangyit. Sabi ni Kiko Pangilinan, yung isang abogado na pinupuna ng husto si Sharon online dahil sa post nito sa pagdidepensa niya bilang ina kay Frankie laban sa mga pananakot at pagbabanta ni Mr. Alcos ay mukhang kailangan yatang basahin din ang mga ipinagbabawal sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act. Bagong batas kasi ito, the Safe Spaces Act of 2019. Kay Sharon Cuneta naman, ito naman ang sagot niya doon kay Attorney Nangyit. Sabi niya, ang daming sinabi ng isang attorney at pinag-a-analyze ang post ko. Napa-smile naman ako, kahit di ko naman binasang buo ang post niya. Mga dekalibreng abogado lang kasi ang mga pinapakinggan ko. Sa dami ba naman ang abogado sa bansang ito? Lalo na yung mga nakakakita na pagkakataong pumatol sa isang issue na mainit ngayon. Di kaya kasi dahil gustong sumikat? Ang nagbasa ng buo, asawa ko at mga abogado ko, dating law firm ni Secretary Guevara at law firm ni Kiko. Si Secretary Guevara po, nilinawin ko lang, ay attorney ko since 1992. Malapit ko siyang kaibigan at over the years, humihingi talaga ako ng advice sa kanya tungkol sa ano-anong bagay at sa buhay. Sabi ko na kasi, hindi po ako tanga. Mabuti nga hindi ako naging abogado eh. Baka naman nakakatakot na lalo ako mag-isip kung nakapagtapos pa. So, attorney na nagsulat ng kay Haba ng 2 beses, seemingly mocking my being a mother, attorney, baka hindi niyo po alam na may batas na Safe Spaces Act noong August last year. Noong August last year lang kasi nagkaroon. At pagkatapos ay sinabi na he is a fan of Sharon. Siguro po, kayo ang dapat mag-aral pa ng kaunti sa gitna ng oras nyo sa pagiging isang spirit quester pa. Salamat po. Yan ang maanghang na palitan ng mga komento nagmula kay Frankie and then kay Sharon and then ito nga si Sunny Alcos tapos pumasok sa eksena si Attorney Nangyit. So, saan kaya hantong talaga ang usaping ito? Siguro, abangan na lang natin ang mga susunod pang development ng storyng ito. And if ever na may maganda pang dapat i-cover, gagawa ako ng second reaction video regarding this matter.